Hi mga katragrag, welcome back to my vlog. Isa maganda at napakabising umaga sa inyong lahat mula dito sa Duha Katar, Murajo, Gibayaw, yung katawang lupa ko mga katragrag sa pagod as in. Kaya wala tayong mga menopausal mga pa-outfit for today's vlog. Uy, kaya di dyan makaya sa katawang lupa ko mga katragrag, Murajo ko, nakamat yun nun sa kakapoy. Pero laban ko ragan para sa ekonomiya, hapit na. So eto na nga mga katragrag, ang mga latest na mga chika na mga pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media. So kahapon na vlog ko yung ano, hanas at banat at ano ba, putak-putak bitaw ni Madam V tungkol sa Philippine Airline. Ngayong araw na itong mga karag-karag, laban-laban, bawi-bawi, ow! Nag-apology din siya. Baka pinagalitan si Madam V sa pamunuan ng Miss Universe Philippines Organization dahil sa kanyang kuda bitaw about sa Philippine Airline. At take note, may contract signing palang magaganap sa Monday or sa Martes ba? Kaya biglang nagbawi-bawi si Madam V mga karag-karag. Ayan kasi, hindi ka, kung sa Bisaya, pabitaw na ano, katuwaan na expression, utok pa na. Diba? Hindi siya nag-isip na baka maapektuhan yung ano ba, Miss Universe Philippines Organization bitaw sa kanyang kuda about sa Philippine Airline, tapos sponsor pala nila sa taon na to, oh, diba? So yun, biglang nag-apology si Madam V. Period. Bati-bati na sila. Friendship na naman ulit sila. Nakaloka, eh. Yan kasi, feeling kasi ano, tagam. Biglang nataranta, eh. Post ka ulit ng ano, public apology. Now na, ura mismo, pak-pak-pak-pak-pak. Sincere apology. Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Isip-isip din ba? Lalo pat may ano kayo, naghahanap kayo yung mga sponsor para maitaguyod yung ano, national pageant, di ba? Yun. So ito pa. Talent portion sa Miss Philippines, Miss Universe Philippines 2023. Nanood ako pero hindi nanood ako mga karag-karag yun, kantahan, yung mga kandidata may ano naman, okay-okay naman yung ano mga boses nila, talagang umariba din si sa kantahan si Emmanuel Vera, talagang full yung ano ba? Effort niya sa kanyang performance, bitaw. Oh, siyempre, no, Ami Supranational, may pa-talent portion, yes, sila. So, si Emmanuel Vera talaga yung todo bigay sa kanyang performance sa kantahan, mga karag-karag. At isa talaga sa kandidatang unstoppable, di ba? Yung kandidatang walang paprino-prino, walang no win to pick na eksena talaga itong pabato ng Sambales. Umaribag yung kayo si CG, no? Halos yung mga performance niya ba? Sa Miss Universe Philippines 2023, pinag-uusapan talaga. Yun, ito naman yung talent niya na grabe, Beyonce na sayaw na nawindang ang mga beauty pageant lovers na basher ni CJ Bitaw na yung biglang bumukaka si CJ sa kanyang ano, dance performance. The pag ganun-ganun, manggood o. Tapos, bang! Kiat kay si CJ mga karag-karag ay. Ito talaga yung kandidatang wala akong pake, ipakita ko talaga kung ano yung dapat at kaya kong gawin sa laban na to. O, diba? Kahit matalo man si CJ, at least na ipakita niya talaga yung, hat, bigyan ko ng stress yung mga frontrunner dito. Bigyan ko ng ano, hubag-hubag yung mga ano dito, umaasa sa corona, laban. So, nag-ano lang talaga ako mga karag-karag na, sana, kung hindi man manalo si CJ sa Miss Universe Philippines 2023 crown, sana ibigay sa kanya yung Supra. Ito talaga yung mahigpit na kalabog manifest first one mga karag-karag pagdating sa rampahan at pagdating sa performance. Si Sambales talaga yung beat ko para sa Supra. Period na siya na talaga. Sana makapasok si CG sa top 5 para isa siya sa ma-appoint sa Miss Supra National Crown. Case close si Kuragan. May beat na ako sa Supra. After makita ko yung performance, bitaw ni CG na pang-talent agay. Siga mga mata sa ano ba? Taga Supra National Organization. Oh, Philippine. Di ba? Ito mga karag-karag, pang saivit na vlog. Lilipad tayo sa ano, kapitbahay natin mga taga-Tacos na kung saan ako. Grabe yung ano, tapatan to the max na mga kandidatang may anak sa ano, sa Colombia na kung saan may malakas sila na frontrunner na may anak din. Isa to sa mga beat ko. Sana magwagi sa taon na to sa Miss Universe Colombia 2023 at sa Brazil. Nako, isa din to sa ano, malakas na kandidata. Sunday yata yung ano nila, final nila sa Miss Universe Brazil 2023. Uy, guwapa, uy, hubag, ayos siya, no? So sabi nga nila, ang labanan daw ng Miss Universe 2023 sa taon na to, kung sakaling manalo itong may anak sa ano, Miss Universe Colombia at itong may anak sa Miss Universe Brazil 2023. So ang Miss Universe daw is laban, ano na, kompetisyon na ng may mga anak.
Yan ang mga karagarag. Excited ako ha kung sinong bansa ang kauna-unahang makapagpadala sa Miss Universe pageant ng may mga anak na o mga diborsyada o mga kasal na bitaw. So, pag mangyari yan, siyempre, susunod yung mga ibang bansa. Uy, ito, nagpadala na ayog. Ay, ganun. Kanya-kanya. So, asahan natin sa mga susunod na taon, ang lalaban na sa Miss Universe pageant, puro na may mga anak. Di ba? So, yan ang mga karagarag. Ano yung masasabi nyo sa anong yun? Sa mga ganap ngayon sa beauty pageant. Sa paghingi ng apology ni Madam V. Sa mga performance ng mga kandidata sa talent portion ng Miss Universe Philippines 2023. Ano yung masasabi nyo sa performance ni Emmanuel at sa kani Sambales? At ano yung masasabi nyo mga karagarag dito nga sa mga kandidata may mga anak na lumaban sa Miss Universe pageant? Sinong bansa kaya ang unang makapagpadala ng representante sa Miss Universe stage? Mag-ingay tayo sa comment section at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pagod vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Korgan Karan, ang babaeng lagi nagkarakaral, and see you in my next vlog. Bye-bye!